Hello, good morning. So, nasa cafe or bread store kami and magbe-breakfast lang kami. Kit and Kevin. Stay sila sa apartment ko. Ito yung mga pagkain namin. Ito nyo, ang sarap. So, today, actually, mag-iiba-iba kami ng gala. Pupunta ko kala Ate Ina sa Hachioji para sa may inuman niya tawid Cholo and Zar and Ina sa kasi Leo. So dun muna, maghiwalay muna kami for this day. Yan, kain lang muna tayo. So, unahin ko lang muna tong aking, all-time favorite curry bread. Hindi ko alam kung bakit ano, sobrang paborito ko ng curry bread. Ito yung curry sa loob. I mean, di ba meron akong tournament? Katapos, one in a lifetime experience ko lang makikita si Cookie ni Wang. Ba't naman one? Once lang talaga. Parang isa siya sa mga reason kung ba't ako pumunta sa Japan. Jumbo hotdog, kaya mo ba? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Anong laman ng pusa? Chocolate. Pakita mo yung cinnamon. Kita mo ba yung cinnamon na yan? Noong una akong kumain ng cinnamon na yan, tira mo yun sa baba, may papel. Hindi ko nakita kasi magka-color sila halos nung dati. Tangang tanga! Na ba kayo? So ginawa ko, kinagat ko kasama yung papel. Ano lasa? Ayun. Guilty. Lasang papel. Yung design nga dun sa ano, sa wala lang papel. Hindi namin alam kung edible ba yun. Pero kinain ko na. Hindi namin alam kung edible o hindi yung mga parang may fresh eh. Someone found some naman namin. Buhay pa naman kami. Kabaton lang pala yun. Hindi biro magkaroon ng boss. Kahit naman siguro sa Antwerp, especially in Japan lang talaga na. Kapag sinabi nilang, ito gawin mo. Wala ka nang magagawa. Kundi change your plans, change your decision. Do kung ano yung gusto nilang sabihin. Minsan na-code mo na lahat na. Kasi if I present mo, tapos may babago yung isip nila. Sila yung boss, sila yung nagbabayad sa'yo. So, you have to deal with it and change everything. Ayun, siguro parang unlike kapag nag-aaral ka na minsan you can submit kung ano lang natapos mo, di ba? May partial points naman. But in my work, kailangan talaga gumagana siya, maayos siya. Well, ang haba na ng usapan na to, ang breakfast na to. See you na lang again later kapag nasa Hachioji na ako. Bye! Hi, so I'm in Shinjuku now. I'm waiting for Cholo. Kasi papunta kami kala Ate Ina sa Hachioji. And since wala pa naman siya, mag-ikot muna ako. Titingin ako ng illumination. Tingin muna tayo ng Christmas lights. What you think when you push me out of my own head where everything makes sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Nahanap si Cholo sa labas, ang puta nasa loob. Putang ina mo sobrang! Oy. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll get real. Walang kahit na sa loob. Hello. Hi. Lamig. Hi, Leigh. Hello. Hi, Ina. Grocery time. Lasang animal. Check. Ano na to? Black label. Jack Daniel. Soju. At mga insurance. Zara, do you like my haircut? Cleaner, right? Clean here. Pulutan. Lagay lang ng lagay. Cholo naman magbabayad eh. Ma, ito lang po yung inumin ko. Ito lang yung inumin ko. Camping yarn. Hi! So, nandito na kami sa apartment ni Ate Ina sa Hachioji. So, magki-quick Q&A lang tayo. Hi kay Cholo.
Tapos si Zar. Yeah, I'm Zar. Next, si Ate Ina. Ate Ina. Si Ina. Tapos si Lay. Hi, Lay. Magkasagot lang tayo ng mga ilang questions na pinadala ng ating mga subscribers. Mula kay Tita Steph SS. Who are your fave YouTubers po? Ako, recently pinapanood ko si Elliot, si Ashley. Mostly, hindi YouTubers. Eh, nanonood ako ng mga Minecraft videos lately. Unbox Therapy. Tsaka Ninong Rai! Ninong Rai! Linus Tech Tips. Yung mga nag-build ng PC. Ikaw, Tina. Si It's Judy's Life. Americana, Filipino, American. Pero simula 2010 ata, nag-YouTube na. Ikaw ulit. Michael Reeves. Offline TV. Fave food in Japan na dyan lang matatry. Ako natto, especially lately, parang bine-breakfast ko siya almost every day. Natto. Maraming hindi gusto ng natto eh. Kasi kasi slimy sa kamabaho. Yung natto, kapag yung na ginawa mong lasa, yun. Ang daan yan. Hindi naman sa Japan lang, pero siguro Japanese food. Ay, sushi, men. Sushi. Men. Kasi sobrang fresh ng isda. How's that? Kayo? Basashi, which is horse meat na raw. Horse meat. Ito na horsepower mo. Sashimi na horse meat? Oh, yeah. Masarap. Pero siguro sushi na. Yung tuna fat na sumunod. It's my cheese po. Dagdag ramen. Basic. Siguro sa akin, kung sa Japan, medyo parang sa Japan naman ako, ill na lang naiisip ko. Yung ill na yun. Pricey shit. Actually, di ba sa Pilipinas, kapag ill, bibili ka lang ng iniyaw na ill sa Pilipinas, mga 250 pesos. Ay, hindi pala unagi yun. Joke lang. Yung dito sa Japan, para siyang special thing. Kapag kakain ka ng unagi, medyo mahal, pricey, mga 2K. Cold soba. Men, pero men, pag natikman niya yung cold soba, magbabagong buhay. Pattern na pagbago sa akin. Next question from Rich again. Fave place you visited in Japan? Kung dito sa Tokyo area, gusto ko talaga sa Odaiba. Lagi namin binabalik-balikan yun. Kasi maganda yung dagat, maraming stores, malinis, maliwalas. Odaiba. Ako naman, Tuscalba? Kasi ako naman, ang kwento ko pa eh. Pero sa amin, Fuji-Q. Yung Fuji-Q Highland. Men, apat na Guinness World Record holder na roller coaster ay nandun tapos sa kanko lahat. And parang akong, oh my God. Yung Tokyo Skytree. Since yun yung highest building here. May part sa Yokohama na may malaking boat. Yung park. Yamashita Park yata yung pangalan nun. Asa Motomachi Chowagay ba? Motomachi Chowagay. From Marty, kailan balak umuwi at anong unang gagawin sa Pilipinas? Bibili ng Jolly Spaghetti. Kailan balak umuwi? Ako, wala pa talaga akong plan. So, ako, balak ko siguro tapusin yung 2024 visa namin bago umuwi yung unang uwi. Unang gagawin, gusto kong bumalik ng LD. Balak kong magbakasyon sa Pinas next year, mga April, mga isang buwan. Tapos ang gagawin ko ay... Inom sa square. Alam ko na. Not safe for work. Kakan! Nang malupit. Kasi dalawang taon akong walang... Hindi, joke lang. Karaoke lang. Maybe I'll visit my friend. Have an outing some. Kailan ka? Maybe next year? Actually, marami naman sa aming magtagpa-plan umuwi next year. Plano pa lang naman. Baka December next year. December. Ayun, papaluto kay mama yung spaghetti niya. Lay, ikaw, kailan mo plan mo? Mukhang December din eh. Depende kasi kung kailan maayos yung quarantine period eh. Kasi mayroon mag leave ko. Next, galing sa Messenger, wala sa ate ko, Ate Rose. Kung sakaling magkakajowa ka, bakit wala pa din? Medyo pasmado yung bibig ng ate ko. Kung magkakajowa ko, next question. Sabi ni Ate Dana, anong ulam mo kanina? Boiled chicken. Nag-McDo lang po ako. Angus beef pag ano ko. Angus beef! Ang karage. Hindi ulam, pero kasi kumakas sa Elia. Seafood. Next, galing ulit kay Ate Dana, anong short-term goals mo for next year? Siguro lakihan yung contribution ko sa MP2 or whatever. Short-term goal ko, kasi nga diba plano ko na umuwi ng Pinas. Short-term goal ko na lang ay tasin yung mga roommates ko at hindi sila sapakin. Pero tumoto
Kung napaparod mo to, isa na lang! Isa na lang! Maybe gain some weight. Gain some weight. Protein. Short term. Siguro ano na lang din. Magpa weight loss. Weight loss lang siguro sa setup ko. Weight loss journey. Next mula sa teacher ko ng high school, oh, nag-message si Ma'am, Ma'am Marie De Guzman Ocampo. Sabi niya, bakit ang gwapo mo anak? In love ka ba? Thank you po. Gwapo lang, pero wala akong, hindi ako in love. Wala akong crush lately. Miss you, Ma'am. Sabi niya, mag-miss kayo kayo sa miss you, Ma'am. Na-miss ko yung nagturo ka ng history sa akin. Science teacher. Science, sorry. Chemistry. Ay, chemistry. Talk balancing. Out to science teacher po. First question mula kay Nicolo sa Twitter. Pag namatay ako, ipapalumpiang Shanghai ko yung katawan ko. Kakainin niyo ba ako o itatambak niyo lang sa parang remembrance? Isipin niyo kung totoo. Wait, kung totoo. Isipin mo parang babo. Nicolo, ayoko na ba't tanong lang. Kung ano, let's say, maayos yung kinaya mo 1 month bago ang mamatay, bakit pa? Ayun, yun din condition. Pero puro ano, may mga halal meat. Basta depende sa kinain mo. Thank you, Jaya. Salamat sa tanong mo. Wala kay Kuya Ken. Ilang lumpiang Shanghai ang kasya sa BPT mo? Anong kataba? Sabi natin ganito. Ako tatlo siguro. Tatlo. Kung Jollibee Shanghai, siguro tatlo din. 5-4 mo. Actually, dito na nagkatapos ang ating Q&A. Thank you everyone sa nagpadala ng questions. Bye! Kampai! Merry Christmas. Merry Christmas. Yan lang? Yan lang yung kaya mo? Ano sa akin ka, Alice Cholo? Matanda na ako, mag 25 na ako! Amoy ko yung alcohol na parang isopropil ah. Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness, oh my soul. Hey, Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathe in. Hey, Yokohama, I'm coming. Cutie. Huwag mo nga siyang hawayin, hoy. Bye! Ingat! Let's go. Hi guys! Welcome to Kids and Kevin Corner for today. Since today ay nakipag-inuman kagabi at tulog pa. So nandito lang kami ngayon sa aquarium at mag-video-video na lang kami. Since hindi kami pro sa pag-vlog, so ano na lang ang video namin. So today na bahala mag-edit sa video. Okay, see you! Merong app dito sa Maxell Aquarium na parang Pokédex siya. Mag-install mo yung app, pwede mong iscan yung fish. Pwede nilang i-explain yung kung anong name ng fish, yung description niya, at kung saan siya makikita sa World Map. Ang galing, di ba? Again, that stood alive for ages. Breathe.
Guys, enjoy nyo ba yung aquarium? Dito na magkatapos yung video namin. Nagkikita na kami ni Jay sa Odaiba. So, ako din nakabili ako ng cookies for my son. See you guys! First step, place the crystal. Let me know about yourself. Romance, career, love and sex. Money, love and sex. Oh my god, yay! Let's go, Pap, and get our crystal. And let's know our love and sex. Sabi, basic personality, sophisticated, prideful, idealist, you give an impression of calm, quiet, and being in a reserved position on your appearance. But inside of you, there is a deep and warm heart. Passionately focused on things you believe and value. In short, you are the idealist to pursue your own belief. You try to control your mind with restrictions. You also have a feeling to respect others around you and help them as much as possible. Your personal relationship is well established most of the time. I will be happy with someone who tries out new positions or doing it in unusual situations without any reservation. Okay, mukha naman magiging okay ang aking sex life in the future. Bye! Horror ASMR! Oh my gosh! Creepy!